Hello everyone! Welcome to Ilan the Kitchenomics! Subukan naman natin gumawa ngayon ng kakaibang recipe ng kakanin inspired from Thailand. Ito ay ang mango stick rice. Yan. Gawa tayo ng kakanin na ito na inspired galing sa Thailand. Pero sa Pinas po natin ito gagawin. Gagamit po tayo ng 1/2 kilo of glutinous rice, yung bigas na malagkit. Hugasang mabuti hanggang at least hinugasan ko yan siya ng mga 6 times hanggang sa mag-clear na yung water ng malagkit at hinayaan ko po na mababad hanggang 6 hours or pwede rin po overnight. Nasa sa inyo po yun. Then ang pagluto ko nito ay in-steam ko yan. Nilagay ko sa cloth ng arena na nilagay ko lahat dyan at spread lang ang pagkakalagay para lahat pantay. Ganyan din. Takpan natin yan mabuti sa cloth natin, tupiin kagaya ng ginawa ko, then takpan, itakpan at hayaang maluto. Ito po ay naluto ko ng malapit sa 1 oras. Then nung i-check ko yan, check natin, yan malambot na, mga malapit sa 1 oras na mapalambot ko ito eh, na malagkit. And ilagay natin sa 1 lalagyan. Kunin natin dyan sa pagkakaluto natin sa steamer. Set aside. Then ito, gagawa na tayo ng para sa gata. So yung gata ng niyog, ganyan ko ng 1 cup ng tubig. Yung gata, din nakakuha ako ng sa gata nito ay 2.5 na gata ng niyog. So yung gata na yan, nilagyan ko ng 1/4 cup ng white sugar at 1/2 teaspoon ng salt. Asin. Then haluin hanggang ipakulo lang ng kaunti. Huwag pong masyadong luto kasi magmamantika. Yan. Pinakulo lang ng kaunti nga. Few minutes. Mga 1 minute lang. Yan. Okay. Next step is ihalo ang steam na malagkit dito sa ginawa natin na gata ng niyog. Pa-absorb natin. Yan. Dapat mabasa ng mabuti yung steam na malagkit, yung glutinous rice natin na in-steam natin. Yan, hayaan po natin na ma-absorb niyo yung gata na inihalo natin dyan. Then, sit aside natin. Then, next step naman is yung pagsangag ng sesame seed. Yan, kailangan natin isangag yung sesame seed ng lightly brown. Yan, huwag pong sunugin. Dapat lightly brown lang. Ganyan po, dinisit aside ulit. Next step is yung 1 niyog ulit. Bali, nagamit po natin ito is 2 niyog. Yung pangalawang, yung white sauce nito, yung pinaka para sa pang-ibabaw na coconut na gagamitin natin. Yan, yung pagkuha ng gata is, ang style ko niyan, ilalagay ko sa cloth. Then, pinipiga ko ng ganyan para makuha ko yung katas ng niyog. Then, yan, ilalagay natin sa 1 kawali ulit sa mahinang apoy. Bali, 3 lahat. 3 cups ang nalagay ko dito para sa toppings. Yan. Then, ilagyan ko ulit ng 1/4 cup lang ng white na sukal at 1/4 ng asin at 2 teaspoon ng cornstarch. Yan. Hintayin natin yan. Ihalo mabuti at hintayin na bahagya po yan na maluto. Huwag pong masyadong maluluto yung coconut natin kasi magmamantika yan. Yan. Pakulong lang ng konti for just mga 1 minute lang. Yan. Nakikita nyo pag medyo kumukulo na ng ganyan. Yan. Yan, lumalapot na siya dahil sa cornstarch na inilagay natin. Huwag pong masyadong lutuin kasi magmamantika po yan at saka nakaumay na. Ganyan po ang texture. So okay na yan, patayin na yung apoy at sit aside. Yan na yung magsisilbi na topping natin, sauce natin na toppings. Yan, ganyan po magiging itsura niyan. Hindi pa siya oily kasi hindi po natin siya gaano niluto.
Ayan, ganyan po. So, prepared na po yung mga ingredients natin. So, next step is mag-assemble naman tayo. So, gamit ng cup, yan yung sinukat natin sa cup yung malagkit at yan yung ripe na mangga natin is napakatamis. Then, ito po yung magsisilbi na parang pinaka-sugar ng ating malagkit. Yung glutinous rice. Pares po niyan is mangga. Sweet ripe mangga, mango. Yan, napakasarap nito. Kakaibang version ng kakanin. Yan, yung gata ng niyog na ginawa natin kanina na sinasabi para sa toppings, ilalagay po natin sa ibabaw. Yan. Yan, parang milky coconut. Milk coconut. So, itap natin yung fried na o sinangag natin na sesame seeds. Yan, then yan, parisan natin ng sweet ripe mango. Yan, napakasarap na recipe. So, mayroon ding ibang paraan. Yung iba gusto yung may banana leaf, dahon ng saging para may ganda yung ating presentation ng ating paglagay ng pagkain. Ganyan, ilagay natin ng sesame seed. Yan. So, ang paglagay po nito is pwede po 3/4 cup lang ng glutinous rice na steam glutinous rice. Kasi, mabigat iso sa tiyan. Yung 1 cup mo is mabubusog ka talaga ng sobra. So, 3/4 lang ang nilagay ko dito. Pwede po itong pangbenta o pangnegosyo. So, depende po pag nag costing na po kayo, pwede nyo pong i-costing yan kung magkano po yung nagamit ninyo. Then, pwede po kayo yung gawing pambenta. Yan. Then, ganun din po ang presentation natin. Lagyan natin ng dahon ng saging. Yan. Yung iba po, gagamit sila ng mas magandang lalagyan. Kayo na pong bahalang maglagay kung anong mas comfortable po sa inyo na container. Yan lang po kasi available sa bahay kaya nang pong ginamit ko. Yan, yung ating tatlong klase ng pag-present ng ating mango sticky rice inspired from Thailand. Yan, makakagawa na po tayo dito ng ganitong pagkain kahit wala po tayo sa Thailand. Kasi galing po ito na recipe sa Thailand. Yan, masarap po ito at subukan ninyo. Wow, so yummy! Napakasarap po ng gata ng niyog na ginawa natin. Match po dito sa sticky rice at itong sweet ripe mango. As in, match po talaga dito sa ginawa natin. Try nyo po itong recipe na to at sigurado po magugustuhan ninyo. Thank you so much. Until next time, have a nice day!